Ngayon po mga kaprobinsya, tingnan po natin kung may buhay pa ba sa ating mga hito. Kasi nung una, maraming namatay, hindi namin alam kung ano ang dahilan. Pero yung mga tilapia natin, yung nalagay natin dito, dalawang piraso lang, pero buhay lang yung tilapia. Kaya nagtaka kami kung bakit namatay yung iba natin mga hito dito. Mula sa concrete pan, tapos nilagay natin dito, at nang tinignan namin, maraming patay. Pero hindi namin alam kung bakit. Kaya ngayon, tingnan natin kung may natira pa ba na buhay sa ating mga hito. Subukan natin na bigyan ng pagkain. Pero pag wala nang kumain sa ating binigay na feeds, so, ibig sabihin, namatay sila lahat. At hindi naman namin masasabi. Ay, may buhay pa oh. Tingnan niyo po. Yan. At hindi naman namin masasabi na may lason yung tubig. Kasi yung tubig na galing dito, doon pumunta sa ating mga tilapia. At okay naman sila. Pero may napapansin tayo ng mga hito na natira. Sana po mabuhay sila yung natira dito ngayon. Para makapag-breed tayo dito. At makaalaga pa rin tayo ng hito. Sila lang yung alagaan natin. Pag may makasurvive, so swerte. Pero pag wala, wala tayong magawa. Kala namin patay na lahat. So good news pa rin. Kahit mga ilan lang yung matira, tapos pag lumaki sila dyan, pwede sila mag-breed dyan. Pwede silang dumami. Yan oh. Pinakala po namin mga kaprobinsya na maubos na yung hito natin. Akala po namin na hindi sila mabuhay dito. Yan oh. May natira pa. Yan po ang pinagtaka namin kung bakit namatay yung mga kasama nila. Kung sabihin natin na dahil sa tubig, sigurado tayo na maubos sila lahat yan. Pero mga ilang araw na yung nakalipas, oh may malaki pa. Masaya pa rin tayo dito mga kaprobinsya. Pero nung una, sus, akala ko na wala na tayong hito dito. Kahit kunti lang sila, pero pag mag-breed sila dyan, makapagparami pa rin tayo. Wala po tayong pang testing sa ating tubig, pang testing sa pH level. Kaya supihan lang yung pag-alaga natin ng hito dito. So ang mangyayari po sa ating hito, parang decoration lang sila dito. Noong una akala ko po makaihaw na tayo sa ating mga hito dahil marami po yung binili natin. Yan o. At least masaya pa rin tayo kasi may nabuhay pa, may natira pa sa ating mga hito. Hindi ko na po inakala na may mabuhay pa sa kaila. Kasi marami yung namatay. Yan o. Oh, dako na kayo. Yan po ang ating updates, ating mga hito dito. Hindi po sila namatay lahat. Ang ginawa ko po dito, na nakita ko po may namatay mga kaprobinsya, nilagyan ko po ng asin yung tubig natin. Hindi po natin alam kung yun ba ang dahilan kung bakit may nakasurvive sa ating mga hito. Takot na tayo oh. Wow. Sus. Huwag kayong sumunod sa mga kasamahan nyo ha. Pwede nang ihawin mga kaprobinsya oh, yung lumutang kanina. At yung mga tilapia natin dito. Yan oh. Napakaliksi nila. Nakakaaliw tingnan habang napapakain tayo sa ating mga alaga, mga alagang isda. Ilagyan po natin ang oxygen dito. Yan. Kaya nakaka
sigla nila dito. At yung koy natin dito, oh, binigyan namin ng pagkain pero hindi sila kumain, oh. Pumilalim lang. Napaka-ilap na nila. Sa ngayon, may oxygen tayo na nilagay. At sa ngayon, ang ginawa po namin, nagdagdag kami ng mga round board sa gilid sa ating pan. Yan. Nilagyan namin ng mga kabilya. Protection po. Baka magkaroon ng lindol dito sa amin. Tapos, babungkag yung pan natin. Yan po ang iniisip natin. Para maging matibay, nilagyan natin ng mga round bar at masahan ng siminto. Yan. Manigurado po tayo. Baka masayang lang yung gasos natin. Kasi ang mangyari po, pag hindi natin lagyan ng tabilya dyan or round bar, baka magkaroon ng lindol. Tapos magalaw yung pan natin at babungkag. Masira. Yan. Nilagyan namin agad ng mga kabilya at buhusan ng siminto. At yung isa nating pan dito, wala pang laman. Sa sunod siguro, manghuli na kami doon at dito natin ilagay. Ilagyan po natin ng kunting water lily para dumami sila dyan at saka sula. Kasi pag malaliit pa yung mga tilapia na ilagay natin, hindi pa yan kayang kainin ng mga tilapia, yung asula. Yan po. Sana makalagay kami dito ng mga 500 heads to 1,000. Yan po ang target namin. Makakuha kami doon. Kahapon nakita kami sa aking kaibigan sa DE. Nag-inquire po ako sa kanya ng similya. Walang available daw. Kaya yung similya lang natin dyan ang ilagay natin dito. Bala ko sana magpalit ng similya. Pero sa ngayon na wala pa silang available, yung sa atin lang muna yung gamitin natin. Pero pag ma-harvest natin dito, ang gagawin natin, magpalit tayo ng similya. Yan po yung tubig natin, oh. Tuloy-tuloy yan, galing sa sapa. Yan. At dito po, lagyan ko sana ng trapal. Gagawa sana tayo dito ng pan na trapal lang yung gamitin. Pero nagbago yung isip ko. Kasi napakasarap dito lagyan ng upuan habang manood tayo sa ating mga koy pag malinaw na yung tubig. Kaya ito, ibakante lang natin to. Pwede tayo dito maglagay ng upuan at sa kamisa pag gusto nating magpalamig tuwing gabi dito sa labas. Wala namang problema dito sa ilaw kasi may mga solar tayo, tapos may kuryente naman tayo dito. Tapos dyan, magtanim tayo ng mga kahit ano para maging malamig yung area natin. Taniman natin ng kahoy dyan para may protection tayo sa init. May gagawin po tayo dito. Yan po, oh. Kundi pala yung kahoy na natanim natin, pero dagdagan natin dyan kahit anong kahoy na makapagbigay ng shade sa ating area. Itanim natin. Sakto to, pre. Sakto ng tubiga. Dili na ito pasilitan. Yung mga tilapia natin dito, oh. Yung medyo maliit po yung kunin natin para ilipat dun sa kabilang pan. Pero mainit na ngayon. Bukas na siguro. Sa umaga tayo magkuha. Or mamayang hapon. Yung mga water lily na nilagay natin. Yung iba parang kinain nila. Magkadali lang maubos ating fish na nilagay, oh. Malakas lang kumain.
At yung mga baka natin dito, oh. Yung mga baka natin, pinalitan na sila ng busal. Yan. May mga bagong busal na sila. Hindi na masikip yung kay Kungkung. Yan, oh. Ayos na. Pero si Kungkung at si Bitas, wala pang tusok. Wala pang butas yung ilong nila. Malito, malito. Yan po. Yan po ang ating mga alagang baka. Tingnan nyo po. Itubo na siya mga kaprobinsya, oh. Naulian na si Kungkung. Idako na gamay ba? Lalo na si Bitas, mataba na. Yan, oh. Tingnan nyo po, oh, dati dito. Bukugon kayo, eh. Pero ngayon, oh. Yung mga balat niya, hindi na nagkasugat-sugat. Uy, makinis na ang balat ni Bitas. Napakadali lang patabain yung baka basta malakas kumain. Oh, yan, oh. Guwapo kay si Bitas. Dati po siya yung pinakapangit sa tatlo nating baka na nabili. Pero pag magkaedad na si Bitas, tingin ko po siya yung pinakagwapo sa kanilang tatlo. Napakalaki kasi mahaba yung mga paa niya at mga malalaki pa. Parang si Pugi ba? Yan. Si Kungkung, hindi naman ito magpatalo sa laki. Si Bitas, oh, musuli na ni Pugi. Yan. Yung mga alaga natin. Nagkakaliw tingnan. Tapos pag ibita natin, pira na. Ito yung magandang libangan mga kaprobinsya. Pag-alaga ng hayop. Yung libangan natin, yung pag-alaga ng hayop lang. Yan po. Guwapo na kayo. Magpakabait ka, ha? Yung mga baka namin ngayon, pang-sampo, si Kuribod. Yan po, oh. Asig na kayo. Mukas lang yung lawasa. Yan, pang-sampo siya. At sa aming mga kalabaw, pang-lima si Jiko. At may isa tayong kabayo. So, 16 po yung inalagaan namin dito. Kabayo, baka at saka kalabaw. Hindi pa kasama yung kambing. At sa ngayon po, malapit na maubos yung mga napier namin. At siguro sa sunod na mga linggo, maghanap tayo ng mga alternatibong pagkain sa kanila. Ang isipan ko po yung mga katawan ng saging, pwede natin yan i-chop, haluan ng feeds, at saka yung mga dahon ng niyog, yung mga palwa ba. I-chop natin yan, balatan, tapos ipakain natin sa kanila. Haluan natin ng feeds para makasurvive pa rin tayo sa mataas na init. Kasi dati, napakadali lang lumaki yung mga napier natin kasi palaging may ulan. Pero ngayon na wala ng ulan, mabagal sila lumaki, matagal. Doon sa kabilang area, yung inupahan natin, mga ilang buwan na yan, pero napakaliit pa sa mga napier doon dahil sa walang ulan. At dito naman, mga ilang linggo lang siguro to, maubos na agad. Sa ngayon, yung mga kambing namin, mga dahon ng kahoy yung ibinigay namin. Yung binigyan ng napier, yung nasa kulungan lang, yung mga lalaki. Para makasib kami ng kunti sa aming mga napier, mga dahon ng kahoy yung ibinigay namin sa aming mga kambing. At yung kambing natin na may sakit mga kaprobinsya, yung hinihingal, ngayon ay magaling na siya. Napakasaya natin nung isang araw kasi nakikita natin na naglalaro na siya, tumatakbo na siya. Hindi katulad dati na matamlay siya at palagi lang hinihingal. Akala po natin na hindi makasurvive yung kambing na anak sa ating Anglo, yung kapatid ni Bubo. Buti lang, hindi kami sumuko sa pagbigay ng gamot sa aming kambing. Pero hindi na namin inakala na
makarecover pa yung kambing na yan kasi mga ilang araw po siya nagsuffer sa kanyang sakit. Parang nahirapan siyang huminga. Puntahan natin. At ito po yung hinihinga natin na kambing, oh. Yan. Ayos na, oh. Napakaliksi na niya. Yan, ha. Pero dati, sus. Akala po natin na hindi siya makasurvive. At tingnan niyo po yung kapatid niya, mga kaprobinsya, oh. Napakaganda yung katawan. Gwapo kayo. Sila kay Glawas. Mana sa nanay, oh. Yan. Ito manang-mana sa kanyang tatay na buwet. Busog kayo. At yung isa, parang buntis na siya, mga kaprobinsya. Ang nagka-stop po sa kanya ay si Bubu. Bobo, oh. Bobo. Okay, suga. Wala bag na sungay. Si Bobo, mga kaprobinsya, mga isang taon na pala siya. Pero malaki na. At yung mga tanim namin dito, oh. Yung ating sitaw. Pangalawang bisis na po kami nag-harvest. Sa sunod na araw, mag-harvest naman kami. Napakahaba yung mga bunga sa ating sitaw. Yung aming okra, nagulangan namin, oh. Hindi namin na-harvest lahat. Yung kamuting baging namin, oh. Pwede naman itong harvestin, pero napakatigas hukayin yung lupa. Lagyan namin ito ng patubig, mamayang gabi. Tapos, sunod na araw, i-harvest natin. At tingnan muna natin yung ating singkamas dito. Mukhang malapit na rin ito ma-harvest. Tingnan natin kasi mainit ngayon. Sabi ko ikaw ang singkamas. Maliit pa yung laman. Tingnan natin sa ibang puno. Yan po. Pero maliit pa yung laman niya. Hindi katulad ng una. Gagmay man. Nung una po, mga kaprobinsya, napakalaki yung mga laman sa ating singkamas. Sa ngayon, mukhang wala pa sila sa insaktong edad. Kasi wala pa sila mga bunga. Gagmay. Maliit yung mga bunga. Hindi katulad dati. Gagmay pa, oh. Nasa mga 3 buwan pa sila. Hindi pa pwede. Maghintay muna tayo ng mga ilang buwan bago natin sila i-harvest lahat.
yung kamuting baging natin, lagyan muna natin ng tubig tsaka na harbisin. Tapos taniman natin ulit dito ng pichay kasi masarap yung pichay. At yung pichay namin, oh wow, mataba. At yung kamatis, wow, daling bunga, oh. Para pangonsumo lang to. At yung aming sili, may mga bulaklak na. Ang sistema po namin dito, pag maraming bunga, ibinta namin. Pero pag kasya lang sa amin dito, kasya lang sa aming panggamit araw-araw, hindi lang namin ibinta. Yan po, oh. May mga bulaklak na. Tutubigan rin mo, pre. At yung talong, oh, may naka-survive naman. Lamig kayong lawigan, are pre, oh. Lamig kayong lawigan ba? Galaway kong katanao. Uy, namulak na po din eh. Yung talong lagi. Nasalot sa. Kulang kasi yung tubig, di ba? Kasi pag tanghali mga kaprobinsya, hindi naman siya pwedeng maglagay tayo ng sprinkler. Mamatay yung tanim. Basta napakainit yung panahon. Tapos maglagay tayo ng patubig. Yung iba, may mga bulaklak na. Kahit yun lang kalaki yung ating pinagtaniman ng sitaw, pero yung na-harvest namin ay nasa 20 kilos na. Ito yung laman sa tisig na maso. Tulog po mo na ikabulan ng sikamas. Sabi na mo, dugay na. Ugo siya kunod. Punong dugay na. Isin mo rin po nakita ng mugot. Tanggal sa uhaw. Magmasa kami ng siminto ngayon para ibuhos dito. Aming pan.
pare. Orang wala. Orang wala kono gal. Ege, ege. Hello, Goy. Musta, Goy? May pagkain kong dala, Goy. Yan. Ay, gagay ko, gagay ko. Kuwali, kuwali gini. Kuwali gini. Ang dikit na. Yan o. Ayan yung bitawan o. Ako ni Goy. Goy. Kuwali ni Goy. Luuyan mo, Goy o. Yan. Kamuting baging. So may hugas na eh. Ano Goy? Kakak rin na balaan mo ah. Yung kakak sa manok. Hello. Yan po ang ating ibo na martires. Hello.